Ecclesiasticus chapter 7. Huwag kang gagawa ng masama upang walang kapahamakan dumating sa iyo. Lumayo ka sa masama at ang kasamaan ay lalayo sa iyo. Anak ko, huwag kang maghasik sa mga lupain ng kasamaan at hindi mo sila aanihin ng 7 beses. Huwag mong hanapin ang pagkadakila sa Panginoon, ni sa hari man ang luklukan ng karangalan. Huwag mong bigyang katwiran ang iyong sarili sa harap ng Panginoon, at huwag mong ipagmalaki ang iyong karunungan sa harap ng hari. Huwag hangaring maging hukom na hindi kaya makapag-alis ng kasalanan. Baka sa anumang oras ay matakot ka sa katauhan ng makapangyarihan, isang katisuran sa daan ng iyong katuwiran. Huwag kang magkasala laban sa karamihan ng isang lungsod, nang sa gayon ay hindi mo ibababa ang iyong sarili sa mga tao. Huwag mong itali ang isang kasalanan sa isa, sapagkat sa isa ay ikaw ay siguradong mapaparusahan. Huwag sabihin, titingnan ng Diyos ang karamihan ng aking mga alay, at kapag nag-aalay ako sa kataas-taas ng Diyos, tatanggapin niya ito. Huwag kang mawala ng loob kapag ikaw ay nananalangin, at huwag mong kaliligtaan ang pagbibigay ng limos. Huwag tawanan ang sino mang tao upang tuyain sa kapaitan ng kanyang kaluluwa, sapagkat may nagpapakumbaba at nagtataas. Huwag kang mag-isip ng kasinungalingan laban sa iyong kapatid, ni gawin ang katulad sa iyong kaibigan. Huwag kang gumamit ng anumang paraan ng kasinungalingan, sapagkat ang kaugalian niyaon ay hindi mabuti. Huwag kang gumamit ng maraming salita sa karamihan ng matatanda, at huwag kang gumawa ng maraming daldal kapag ikaw ay nananalangin. Huwag mong kapuotan ang matrabahong gawain ni ang pagsasakaman na itinalaga ng kataas-taasan. Huwag mong ibilang ang iyong sarili sa karamihan ng mga makasalanan, ngunit alalahanin na ang puot ay hindi magtatagal. Magpakumbabang maigi ang iyong sarili sapagkat ang paghihiganti ng masama ay apoy at uod. Huwag mong baguhin ang isang kaibigan para sa anumang kabutihan sa anumang paraan ni isang tapat na kapatid para sa ginto ng Ophir. Huwag mong pabayaan ang isang matalino at mabuting babae sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay higit sa ginto. Yamang ang iyong lingkod ay gumagawang tapat, huwag mo siyang tatratuhin ng masama o ang upahan na nagbibigay ng lubos para sa iyo. Mahalin ng iyong kaluluwa ang isang mabuting lingkod at huwag mo siyang dayain sa kalayaan. Meron ka bang mga baka? Tingnan mo sila. At kung para sa iyong kapakinabangan, ingatan mo sila. Meron ka bang mga anak? Turuan mo sila at iyuko ang kanilang leeg mula sa kanilang kabataan. Meron ka bang mga anak na babae, ingatan mo ang kanilang katawan at huwag kang magpakitang galak sa kanila. Ipakasal mo ang iyong anak na babae at sa gayon ay gagawin mo isang dakila na bagay. Ngunit ibigay mo siya sa lalaking may unawa. Meron ka bang asawa ayon sa iyong pag-iisip, huwag mo siyang pabayaan. Ngunit huwag mong ibigay ang iyong sarili sa isang magaan na babae. Igalang mo ang iyong ama ng iyong buong puso at huwag mong kalimutan ang mga kalungkutan ng iyong ina. Alalahanin na ikaw ay isinilang sa kanila at paano mo sila masusuklian sa mga bagay na kanilang ginawa para sa iyo. Matakot ka sa Panginoon ng buong kaluluwa mo at igalang mo ang kanyang mga saserdote. Ibigin mo siya na gumawa sa iyo ng buong lakas mo at huwag mong pabayaan ang kanyang mga ministro. Takot ka sa Panginoon at tarangalan mo ang saserdote at ibigay mo sa kanya ang kanyang bahagi gaya ng iniutos sa iyo, ang mga unang bunga at ang handog dahil sa pagkakasala at ang kaloob ng mga balikat at ang hain ng pagpapakabanal at ang mga unang bunga ng mga banal na bagay. At iunat ang iyong kamay sa may hirap upang ang iyong pagpapala ay maging ganap. Ang regalo ay may biyaya sa paningin ng bawat taong nabubuhay. Para sa mga patay ay huwag mong pigilan. Huwag kang magkukulang na makapiling sa kanila na tumatangis at makidalamhati sa kanila na nagdadalamhati. Huwag kang mabagal sa pagdalaw sa may sakit sapagkat dahil dyan ikaw ay iibigin. Ano man ang kunin mo sa kamay, alalahanin ang wakas at hindi ka kailanman gagawa ng mali.